malapit nang mapantayan ng Team Pilipinas ang kanilang gold medal output mula sa nakaraang SEA Games. Kasunod niyan, ang gintong nahakot ng bansa sa combat sports at e-sport event na paborito ngayon ng maraming Pinoy, ang Mobile Legends. Nasa frontline ng balitang iyan, si J. Mark Taginod. Enough! Ricky Tiano, finish it up, and that's gold for Philippines once again! GG na, the enemy has been slain sa ikatlong sunod na Southeast Asian Games. Naka-gold na naman ang Team Pilipinas sa Mobile Legends Bang Bang Men's Tournament. Hindi nakapalag ang Malaysia sa Cebol na nakuha ang best of 5 gold medal match. Pilipinas! Lakad matatag din ang mga boksingerong Pilipino sa SEA Games. Evading the attacks from the Thai so far. Gintong medalya ang iuuwi ng 25 anyos na si Paul Jolifer Bascon sa lightweight division. He did it! Paul Bascon did it! He wins the gold medal! Nagpakitang gilas din ang mga Olympian na si Carlos Paalam at Neste Petition nang makuha nila ang gold sa 54 at 57 kilogram division. Humakot din ng ginto ang iba pa nating kabababayan sa iba't ibang combat sports. Nariyan ang ginto ni Charlo Tolentino at Jeda Soriano sa Arnis, Jason Balabal sa wrestling, at Rena Furukawa sa judo. Judo. Sa weightlifting naman, hindi lang ginto ang iuuwi ni Alrin Mando na reset rin na itinuturing na next in line kay Heidelin Diaz sa SEA Games record. Nabuhat ni 24 years old weightlifter ang 216 kilogram of 59 kilogram division. Alay raw ni Mando ang una niyang gold sa kanyang yumaong ama. Hiningi ng papa ko sa buhay pa siya. Kahit wala na si papa, ma'am, andito pa rin. Ginagol ko pa rin yung gusto niya na makakuha ko yung gold medal sa SEA Games. Nagbabalita mula sa Frontline News, J. Mark Taginod, News 5.